Still parking. Go straight ahead. Yan, so nandito na tayo sa Japan Open Air Frog House Museum. So ito yung information map nila. Mommy. Yes, kuya. Snow. Yes, so those are the houses that you can find here inside. So look at this, oh. They're so in dark. Ayan, yung mga bubong niyan, yung mga makakapal na bubong, and then pinapalitan every, kung tama yung pagkakatanda ko, every 5 years. Doon pinapalitan. Okay, kuya. I'm just showing them the roof of these houses. Yun, yung mga makakapal na roof. Tingnan natin sa loob. Ito yung temporary admission measures nila. Dito. Then, ito yung mga schedule. And then, prices, entrance fee. Hmm. Binibenta rin. Ito pong gatong, pang bonfire. Siguro pangalan ng mga puno ito. Pang puno siya yung gamin. May annual events din sila. Manga Aray Washing Harrows. Sa number 16 na bahay. Yung mga activities siguro sa ibang bahay. This is the entrance. Then, bibili ng ticket dito sa loob. No? And ito yung dito bumibili ng ticket. Ito yung pasokan. Ayan. Pero pag group naman kayong pupunta, ayun yung pasokan doon. Okay, let's go, kuya. And daddy. Ito yung cashier. Saan ba? Dito yung ticket office. Yes. I'm scared. I'm scared. I'm scared. Why? So cute. Souvenir shop. Souvenir shop. What's that? Pang soba to, no? Soba. Souvenir. Souvenir. Yan o. Mga maso. Locker para sa valuable things. Para alam yung sasabihin mo. Exhibit hall. Dito tayo sa exhibit hall. Number 1. So ito yung mga yan. Ito yung traditional na arkitektura dito sa bansang Japan. So, kilala daw ito sa kagandahan. Yan. Yung loob ng kominka. Ito yung katutubong mga tahanan. Yan. Makikita. Ito yung kanilang mga kagamitan noon. Yan. Mga makasaysayang likha dito sa Kawasaki City. Ang gaganda, no? So, naitatag tong Nihon Minkai noong 1967. Ayan. So, sa kasalukuyan, meron silang 25 na makasaysayang likha. Kasama yung water mill. At tingnan natin yung water mill. Wow. Ang galing eh. Ayun yung arkitektura nila. Ito yung mga kagamitan din na ginamit sa paglikha ng mga to. Di ba meron ito sa Pilipinas? Ito, mga pandilok. Yung paggawa sa bubong nila. Ito ang galing. So, yung roof nila, yan ah. Ayan. Alam ko sabi na pinapalitan daw ito every
5 years kasi ang mahal ng paggawa ng lolo. Kamatagal yung paggawa. Pwede kumita ka tayo ba? The roof truss framework. Yan o. Mga ginamit sa paggawa. Ang dami, daddy. Kasi walang pako dito. Yan, pag ganyan-ganyan yung pagbuo nila. Parang puzzle. Sa walls naman nila, ito yung sa walls, ganyan yung pagkakayari. Ito siya, oh. Siya yung mga ganyan. Kaya presko. Yung mga bahay na kanya. Ganyan rin ito ko. Diba? Ito yung sample. Village. Yes, a village, right? A village. Let's go to village. Village. Exhibit ano lang to? Exhibit room. Tingnan natin mamaya yung nandun sa labas. Village. Hmm? Kasi nag-snow dito kaya medyo talaga. Yes, kuya. Yes, there's a farm. Makapal yung bubong nila. Yung pagkakagawa. Matibay talaga. Yan, so yan. Sa labas na tayo. Tingnan natin. Padahanan mo na lakas. Ay, pa kami. Seasons come and seasons go. May fan na pala dun. Cognes living with the winter. Ang ginagamit na pampainit. Yes. Mga foot warmer dun mga to. Mga kuya, kuya doon si Tante. Yes. Pampainit ng katawan na sa malamig na klima. Footwear. Let's go to the other side, to the houses. So dito na tayo sa mga aktwal na bahay. And this way daw. Ito yung unang-una. Unang-una pero zero siya nakalagay. So ang pangalan nito ay Dahara House. Masimas. Set yun talaga ng mga shoes. Ang galing. Ang ganda. Wow. So, pwede parang kumain doon. Ayan o, presto. Ito yung entrance. Pagawa ng tela. Maghabi dito. Here. Ayan, resto din. A restaurant. A restaurant. Number one naman, ito, yung Suzuki House. So,
So under renovation, under some construction, yun. Then number two yung Ioka House. So ito yun. Ioka House. Little room. Si mommy's. Star. Ano ibig sabihin nun? Ay, simo, di ba sinulid? Simo. Ayan. Ito yun. Nature niya. Wow. Talaga na-preserve nila, no? Galing. So, ito yung kanilang painita, no? So, yung bahay pala na ito ay sa Ioka family. Yun na dati, sila ay mga oil merchant. Yun. Ito naman yung Saji House Gate. Yan, bale number 3 na siya. Ito yung gate. So, ito ay gate of samurai residence. Yan. Mga samurai sila. Diba? Yun. So, yung mga room na ito ay yung mga room na makikita dito. So, yung flooring nila ay merong gawa sa timber. So, timber flooring sila. Yan. Para to sa mga attendants na naghihintay sa kanilang mga master. Yan, ganito yung itsura nila. Habang hinihintay yung kanilang master, dito sila nag-i-stay daw. It's a village. So, number 4 naman tayo, the Misawa House. So, ito yon. Ganito yung itsura niya. Ayun. So, laki din. May mga rooms dyan. Ayan o. Pasok tayo. O, diba? Ang ganda. Tinta, initan nila o. Makikita sa loob. Parang nakakatakot pala pag ikaw lang mag-isa dito. Ayan, yung kabuuan niya. Ang laki, ang lawak. Meron parang umangadi. Living. Nandun tayo. So, ito yung unang post town. Ano yung post town yung kanina? Ah, oo, yung kanina. Nasa Shinetsu. Shinetsu. Nomura. Shinetsu Regional Village. Nomura. Yan, dito yun. Let's go. Ang ganda ng hagdan, oh. Watermill. Dito tayo sa watermill, which is number 5. Tingnan natin siya. Wow, ang ganda, ang presko. Sarap. Ito yon yung watermill. No. Tingnan natin siya rito. Yan, ito yung watermill. Wow. No. So, yung watermill na to ay may mill para sa pag-grind ng mga grain. Para maging powder siya. Yan. So, meron siyang 2 mortar for polishing the rice. Yan. And meron din siyang straw dumper. Di ba ang galing? Inarigami Sekishi. So, small house shaped stone shrine. Yan. Ito yun. O, di ba ang cute? So, ito naman yung Sasaki House.
Ito naman ay nagawa sa, o nagmula sa Nagano Prefecture noong 1731. Yan. Ano ba itong nandito? So, yung bahay na to ay ginamit bilang farmhouse tsaka dye house. Yan. Tapos yung second floor niya, ginawang elementary school. Yan, private elementary school. Tingnan natin kung ano yung makikita dito sa loob. Ito ba yung entrance? Baka ito na exit ah. Wow. Tingnan, may mga park, may mga bed din din. Ito yung pisa may oh. Tingnan nyo. Wow. Yan. Ang galing. Mga upuan. Ito ano naman ito. Ito yung mga makikita dito. Oh, may nakita kami dito. Toilet. Toilet ng Sasaki family. Daddy! So, do not open. Daddy! Tingnan nyo yung view mula dito. Tingnan nyo yung mga bubong oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang kakapag. And then every 5 years dun pa lang sila napapalitan kasi mahal yung paggawa, yung pag-produce din ng mga materials. Mahal. Kaya every 5 years. Ito, ang ganda ng garden. Ang ganda ng mga garden talaga dito sa Japan. Japanese garden. Ito, meron na namang small stone shrine dito. Inari God. So, ito yung kanina nga, yung Sasaki House. Tingnan natin yung Emokai House. Go up into the house. Emokai. Let's go into the so big house. What? Emokai house. Mommy. Yes. Let's go towards it. Ito yung Emokai house. Tingnan natin yung nasa loob. So yun, ang karakteristik naman nito ay yung mga massive gabled roofing. Yun nga yung mga roof kanina. Yung roof kanina. Yan. Tapos ito naman ay nanggaling sa Toyama Prefecture. Yan noong early 18th century. So yan. Immense to ng attic stories. Na ginagamit sa pag-raise ng mga silkworms. Yan. Isa sa dalawa dito ay dinivide sa sections. Yan. Na yung floor. Yan, tingnan yung floor. Earth floor siya. Yan. Para naman to sa paper making. Yan. Ay, ano ito? Yan o. Para sa paper making. Yan.